Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po. Itago nyo na lang ako sa pangalang Yuri. Isa po ako sa mga silent listeners nyo, Kuya E, na naglalakas loob ngayon na magbahagi po ng aking kwento. Malayo po ito sa magagandang life and love stories, pero sa tingin ko naman po pwede po ito sa inyong channel. Moreno nga po pala ako, Kuya E, at 5'9 po ang aking height. Sabi nila, guwapo raw ako pero sayang. Sabi nila kasi malambot raw ako. Pero wala naman akong pake sa mga sinasabi nila, Kuya E. Kasi masaya naman ako na ganito ako. Hindi naman ako yung super lambot na bakla, basta may pagka mainhin lang. Kuya E, alam ko noon sa aking kalooban na sa lalaki talaga ako nagkakagusto, pero hindi naman ako nagkaroon ng lakas na loob na lumandi. 19 years old ako, Kuya E, nang maranasan ko ang isang pangyayari sa aking buhay na hindi ko malilimutan. Ito po ay mula sa isang lalakin sa tapat ng aming bahay na bagong tauhan, tagamasa ng mga pandesal at iba't ibang tinapay. Madalas kapag merienda o umagahan, kahit hapon, ay masarap na mainit na tinapay ang aming kinakain. Kasi nga, tapat lang namin mismo ang bakery o bilihan ng tinapay. Pero hindi ko alam na may ibang papandesal pala ako matitikman sa tapat ng aming bahay. Iyon ay nagsimula, Kuya E, sa bagong tauhan ng bakery na itago natin sa pangalang Corn. Isang hapon na bumili ako, Kuya E, ng pandesal, bumungad sa akin si Corn. Si Corn ay maputi at maganda ang mata na may makapal na kilay. Nagulat ako nang lumabas siya doon at hinawi ang kurtina mula doon sa loob ng bakery. Para akong nakuryente, Kuya E, kasi guwapo talaga si Corn. Hindi nga ako agad nakapagsalita, Kuya E. Sabi niya, eto na oh. Sabi ko sa sarili ko, anak ba to ng may-ari o bisita? Kasi minsan na rin ako na may nakita na bisita nila noon sa bakery na nagbebenta. Sabi ko na lang, bago ka ba dito? O bisita lang? Sabi niya, ay bago po ako. Napakagalang naman ni Corn. Sabay sabi ko at abot ng bayad ko. Gusto ko sanang magtanong pa kaso may mga dumating na iba pang bibili. Mula ng araw na yon, Kuya E, hindi ko talaga mawaglit sa isip ko si Corn. Natanaw-tanawan lang doon sa aming bintana sa second floor. Para bang gusto ko na lang laging bumili ng tinapay para makita at mapalapit kay Corn. So sa umaga, Kuya E, naroon na inaabangan ko ang pagbubukas ng bakery para bumili. Nang malaman ko na stay in si Corn, doon eh lalo akong na-excite. Pero papatol kaya siya? Isang araw, isang magandang hapon ang bumungad sa akin sa init ng tanghali ay napapantasya ako. Nang makita ko si Corn sa labas ng bakery, nakatambay, nagyoyosi, wala siyang pangitaas. Nakita ko, Kuya E, ang kanyang papandesal at mapulang nipol. Sabi ko sa sarili ko, nako, kahit maka first experience man lang ako kay Corn ay okay na. Nakalingon ako mula sa bintana nang hindi ko inaasahang mapalingon din siya. Nagtago ako. Nakakahiya. Kaya simula noon kapag bumibili ako, hindi ako makatingin kay Corn. Pero lumipas din ang mga araw, sabi ko wala naman siguro sa kanya yon. Unti-unti ko nang nakikilala si Corn. Pamangkin po pala siya ng may-ari, Kuya E. At hindi naman pala siya suplado kundi mapagbiro pa nga. Lagi niyang sinasabi sa akin na may dagdag yan ha. Patungkol doon sa pandesal na binibili ko. Nakakatuwa naman kasi mabait naman si Corn. Nakuha ko pa nga ang cellphone number niya. Sa makatuwid, naging textmate kami. Quotes man yan o joke, masaya ako sa mga sinesend ni Corn. Yung tipong kapag nagreply siya sa mga simpleng message ko mula sa komento sa quotes niya eh, kinikilig ako. Sabi ko noon eh, mukhang hindi papatol si Corn sa itsura niya. Pero yung makipagpalitan siya, Kuya E, ng mensahe sa tulad ko, aba, may future. Lagi kong inaabangan pa rin ang umaga o hapon na pawisan si Corn na galing sa pagmamasa ng tinapay.
napakagandang tanawin nun sa akin. Yung paghuhubad niya ng damit sa labasan at makita ang kanyang bahagi ng shorts at yung paabs niya. Isang magandang tanawin talaga sa akin. Isang araw, Kuya E, ay may nalaman ako tungkol kay Corn. Nang papunta ako sa isang parlor ng isang bakla kung saan siya biglang lumabas na bagong gupit. Tapos, siya lang pala yung customer doon na nililingon ng baklang si Chandy. Sabi ni Chandy, buenas raw ang araw niya dahil dakila si Boylet. Ang tinutukoy niya ay si Corn. Hindi ko alam, Kuya E, kung may nangyari o may ginawa o nilantakan ba nga niya hanggang sa makita ko siya na tila sayang-saya sa paggugupit sa akin. Inisyoso ko na. Sa totoo lang, yung amoy ng hininga niya, Kuya E, hindi pa yata nagmumog si bakla. Nalungkot naman ako kasi naunahan ako. Biniro ko siya at tinanong kung nabuking ba niya. Sabi ni bakla, panalo raw. Iminuestra pa sa akin sa kanyang kamay kung gaano kalaki at kataba. Sabi ni bakla, bakit ikaw? Ayaw mo ba dun? Di ba katapat yun ng bahay niyo? Sabi ko na lang, ayoko na, nakuha mo na eh. Yes, Kuya E, alam naman nila na may pagkapaminta ako. Sabi niya, totoo ha, wag na wag mo malalaman na lumuluhod ka sa kanya. Sa mga pinagsasabi ni bakla, para bang medyo na turn off ako kay Corn, pero naisip ko, lalaki nga kasi, so pag ganun siya. Much better na matikman ko nga. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng lalaki eh ganun, Kuya E. Hanggang sa inisip kong usyosohin siya, Kuya E, nang bumili ako ng tinapay. Sinabi ko sa kanya na suki ka pala ni Chandy. Sabi niya, huwag ka maingay. Psst. Sabi niya, para daw makalibre siya ng gupit at may pa-budget pa. Sabi ko, ah, okay. Sagot naman niya, huwag ka mag-alala kung gusto mo sa'yo. Libre lang to, sabihin mo lang. That time, Kuya E, parang may gumuryente sa buo kong pagkatao. Ay, may palibre si Mayor. Why not? Hindi alam ni Cor na may kung anong klaseng inig sa katawan ko yon sa sinabi niya na sobra talaga ako nag-init. Ayun, pag-uwi ko, pagtawid ko sa amin, sa bahay, sa CR, diretso agad. Naging pantasya ko talaga siya. Hanggang sa isang gabi, Kuya E, darating na pala yung pagkakataon na makukuha ko na ang kanyang tinatago. Tinanong ako ni Corn sa text kung gising pa raw ba yung mga tao sa amin. Sabi ko, hindi naman. Bakit? Sabi niya, tawid ka, kita tayo sa likod ng bakery. Doon ka pumasok. Sabi ko, anong meron? Sabi niya, Kuya E, ay alam ko na yun. So hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Kuya E. Hanggang, Kuya E, mabilis nga naging ganap. Pagpasok ko at pagsara ng pinto, naupo doon sa isang silya si Corn. Inilabas ang nagagalit na paps. Hindi ko inaasahang ganun kadaks yun. Sinimulan ko nang ang lantakan yun. Sabi ko, grabe naman si Corn. At lumakas ang boses niya. Sabi ko, kaya pala nilakasan yung radyo para hindi siya marinig. At binalot nga ng init ang gabing yun, Kuya E, lalo na ng aking bibig. Hanggang sa tuluyan na nga siyang sumabog sa aking bibig. Simula noon ay lalo akong nahook kay Corn, Kuya E. Ewan ko ba, basta kapag magme-message siya ay gora na ako dun sa bakery na siya lang naman ng tao. Talagang hindi ko pinalalampas ang pagkakataon na makalantak sa kanyang buong katawan at kanyang paps talaga. Tumagal kami ng ganun, Kuya E. Walang relasyon pero okay lang sa akin. Pero siguro, mga kalahating taon yon na umabot. Nailipat siya ng ibang bakery na malayo sa lugar namin. Nag-message pa rin siya. Pero syempre, nasa ibang lugar na para tayuhin ko pa. Hindi na muli kami nagkita ni Corn simula noon. Sabi ko nga, kung isa, dalawang oras na biyahe okay lang, pero hindi. Sobrang layo talaga. Tuluyan na nga kaming nawalan ng komunikasyon, pero isa yon sa mga matuturing kong magandang alaala ng aking kailan, kabataan. Hanggang dito na lamang po, Yuri. You know. Natatawa naman ako dun sa ano sa pa ano palantak mo kay ano kay ang tawag dun kay Corn. Well, isa lang ayan talaga sa mga matuturing mo na ano na kumbaga experience, no? Ayun, buti na lang
yung si bakla na ano kaya lang naunahan ka no, kung hindi mo malalaman na pwede pala sa sobra mong kaanuhan. Paano ba to? Ka pabebe, mainhin. Pero well, isa nga yan sa mga ano, sasabihin na naman ng iba na ano na sana all. Pero sana no, kung hindi siya siguro nalipat. Pero sa palagay ko, ano wala din no, nawala kumbaga yung relasyon nyo hanggang doon lang kasi kumbaga pabuking lang talaga no. Pabuking lang talaga si ano si Corn. Pero muli, maraming salamat sa Yuri, ano? Welcome naman lahat ng kwento dito. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.